Lalaki na halos isang buwan nang hinahanap ng kaanak na tagpuan ng bangkay sa San Jose del Monte, Bulacan. Biktima, inilibing di umano ng kanyang kaibigan sa sarili nitong bakuran. Nagbabalik si Erlo Bringas. Sa masukal na bakuran na ito ng isang bahay sa Barangay Bagong Buhay 3, San Jose del Monte, Bulacan, nahukay ng mga otoridad ang umano'y bangkay ng 80 taong gulang na lalaki na si Jaime Panti. Agad na hinukay ng mga pulis ang bakuran ni George Garcia na kaibigan na itinuturong naglibing sa biktima sa mismong bakuran nito. Ayon sa kapatid ng biktima, isang buwan na daw nilang hinahanap si Jaime mula pa noong Nobyembre. At nitong kamakailan lang umamin sa kanilang suspect na inilibing niya ito sa kanilang bakuran. Nagpanggap pa daw ito na may nag-claim umano na pamilya kay Mang Jaime at wala na ito sa bahay nung hinahanap na nila. Nakikitira lang ito doon sa kanyang kaibigan ay tinuturing na persons of interest sa insidente. Ang sabi sa akin, may nag-claim daw na mag-asawa kasi anak daw nung kapatid ko. Sabi ko, yung kapatid ko, wala naman yung anak, walang asawa yun, matandang binata yun. Wala kong nasa purinarya yung kapatid ko. Lumating ako doon, patay na at saka binaon daw sa lupa. Sabi ko, nakakawa naman yung kapatid ko yun. Pero depensa naman ni Garcia, natagpuan niya si Jaime sa bahay na wala ng buhay. Sa halip na itawag sa otoridad o kaanak, inilibing na lamang niya ito sa kanyang bakuran. May kasama pa daw siyang naglibing sa kanyang kaibigan na nakainuman pa nito bago nila gawin ang pagbuon sa bangkay ni Jaime. Wala po kasi kung kilalang tutulong kamag-anak at bukod doon, nataranta ho ako talaga, sir. Maging sa mata ng Diyos at mata ng tao, alam ko pong mali or bawal. Pero voluntaryo itong sumuko na sa otoridad itong kamakailan at inamin sa mga kaanak ang ginawa niyang paglilibing sa biktima. Pero talagang lahat, halos lahat sila dito nakapaligid para may duda na kasi ang sabi ni George, may kumuha ang pamilya, wala namang daw umakit, wala namang dadaanan dito, nakita mo naman yung daan, wala namang. Sa inisyal na investigasyon ng San Jose del Monte Police, malabas na kinuhanan pa ng suspect ng pera ang biktima. Sa ATM nito na ayon sa mga kaanak, pension daw nito sa pagre-retiro. Di na nagsampa ng kaso ang pamilya laban sa suspect pero iniimbestigahan ng San Jose del Monte Police kung bakit ito inilibing ang biktima sa kanyang bakuran. Unang-una, titingnan po natin yung liability po ng tao kung ito po ba ay may kinalaman dun sa pagkamatay po ng tao. Tinitingnan din po natin yung pagkukuha po niya ng pera po dun sa ATM account ng biktima. Gusto ko ho, mabigyan ng magandang libing. Hindi ho namin yun kilala, hindi namin kamag-anak. Ngayon ko lang yun nakita, yung lalaking yun. Para sa Iga News, Erlo Bringas, IM1B25.